Okay, so welcome back sa another video. Okay, this is the second day. Na nandito kami sa resort ngayon. And by the way, may nakita akong bagong nag-discover. Kaya pala siguro kahit mahaba or kahit malayo yung pinupuntahan namin dun. Kasi nga, ganun pala yung ginagawa nila, guys. Ayun, pinapatag nila yung dito sa bandang shore ba yung tawag dun? Pinapatag nila yung yung lupa. Para at least yung lawak ng pwede nating puntahan is at least hanggang dun siya. Okay, kasi kahapon tinry namin pumunta hanggang saan yung pinakamababang lugar. So feeling ko ganun yung ginagawa nila, guys. Pinapatag talaga nila using that one. Ang tawag dun? Sand something. Hindi ko yung tawag dun. And then by the way, meron silang dito. Meron silang banana boat. May mga jet ski din. Ayun, jet ski. Hindi ko alam kung magkano yung renta sa jet ski. Actually, itong resort na to, guys, is soft opening ang nakalagay. So December 5 sila nag open, pero soft opening pa lang naman. Ibig sabihin na sinusubukan pa lang nila kung magkakatao or something like that. Pero may mga tao na, hindi lang kami yung mga tao. So may mga tao na rin doon. Actually, kahapon kami pa lang yung nag-check-in, and then maya-maya pagka kinagabihan meron ng mga tao, and then kanina umaga, yun, may mga bagong check-in na hindi natin lahi. Okay, so ibang lahi yan, puti sila eh. Hindi ko alam kung anong lahi. Maganda siguro kung lagyan nila lang yan, alam niyo yung kumakain sa gitna ng mga tubig. Maganda siguro yun. Ano kasi tawag dun? Hindi ko alam. Nakalimutan ko yung tawag dun eh. Siguro magandang experience yun, or bebenta dito yun kapag ginawa nila yung gagawa sila ng kainan sa mismong dagat sa gitna. So maganda siguro yun. Pero by the way, good job sa Raysam ba to? Raysam Resort. Ang ganda ng concept. Puno ng mga cottage. Para if ever na siguro pinaghahandaan nila yung summer, dahil magsa-summer na. Eh, nauna na kami para at least diba? Then ayan si Kuya. Mamaya kasi alis kami. Hindi ko alam kung bibili pa kami ng pagkain, pero kung kami pambayad ng wala pa kami pambayad. Kuha kami sa parang sa bayan. At di lang yun, guys, kasi mababait din yung mga dito. Yung mga tauhan nila, yung mga tao dito. Maaruga din sila. And kapag may gusto kang hingan, binibigay nila agad. Okay? Walis, ganyan. Basahan, and anything na kailangan namin. Sa pag ni-request namin is bibigay nila agad, tulad nga nung griller kagabi. Tapos ito pala yung room villa. Hindi ko kayo na tour kahapon. So ito yung room namin. Ay, room villa. Villa tawag dito, di ba? Villa room. Yeah, villa room. Yeah. So dalawa yung bed namin. So isang queen size, mata isang queen size. Dito kami yung tabi-tabi yung magkakapatid. Tapos sila, ate, siya yung kasi Kuya Ton. Dito sila. Yung double bed. May banya tayo dito. Nandito yung bowl. Ito yung shower room natin. Tapos meron tayong lababo. Meron tayong sink na maliit dito. Tapos syempre yung aircon. Meron tayong TV dito. Maganda tong TV nila kasi HDMI. Madalas ginagamit ngayon yung HDMI na kasi maganda yung pick up ng display. Pero ayan, okay. Good job sa inyo kasi pinili nyo yung ganyang klaseng TV. Tapos meron tayong dito, clock and mga design. So yun, ang ganda ng nila ng villa nila, guys. Kasi mura na tas malaki pa. 2.5? 2.5 na te? 2.5. Okay. So 2.5 per night. Cheap na siya kasi malaki na siya. May banyo, may sariling banyo and shower room. Tapos 2.5 lang, no? Tapos dalawa pa yung bed. Kung sa ibang resort yan, nasa around 5 to 7,000 na itong ganitong klaseng villa. Yung swimming pool, guys, i-introduce ko nun sa inyo. May swimming pool din sila dito kung ayaw nyo ng dagat. Ayun, yung swimming pool. Maya-maya alis na kami para makabili kami agad. Tapos makakain na rin. Yun din yung isa sa maganda kapag, kapag nag-outing is hindi nawawala ang pagkain, no? Jill? Yeah. Lalo na kay Jill, kasi importante kay Jill yung pagkain. Yeah. Walang humpay na pagkain pag nag-outing. Alam nyo naman yan, pag nag-outing kayong family, hindi pwedeng walang pagkain, no, na nakahanda. Kahit anuman lang yan, basta may pagkain habang mag-swimming, pagkatapos mag-swimming, tapos kapag nagpapahinga, hindi pwedeng wala dapat pagkain. Bruh.
Tagal na. Okay guys, nandito kami sa palengke and around, ang travel time namin is around 15 to 20 minutes. Depende yan sa ano ha, sa pagdadrive mo. Pero kanina nag-estimate ako is around 15 minutes lang kami bumiyahe papuntang Rizam to Palengke, okay? Para kung sakaling gusto nyo or magbalak kayo pumunta doon sa resort na yun is ganun lang ang duration ng travel namin. So 15 minutes and then ang language pala nila dito sa Bataan is Tagalog, no? Tagalog and merong may konting kapampangan, no? Kasi based on my research, okay? Salamat kay Google. Bruh. Is meron din mga marunong magkapampangan dito sa Bataan. Tsaka yung isa pa yung Mariveleño. Okay, Mariveleño language. Okay, yun siguro yung malalim na language ng Bataan. Pero I'm not sure. Napapansin ko din dito is yung mga signage nila is, for example, patungo roon, ganun, patungo rito, ganun yung mga ano dito, mga signage. Tapos yung iba mga nagtatagalog is gusto kong makita, yung mga ganun accent, yung mga rito, yung mga ganun, paroon, yung mga ganun. Ay, ganyan yung tsura, no? Sakit kaya. Nang? Bakit? Meron kang ano? Red blood cells? Bruh! Namoy nyo? Ha? Bangon na, guys. Bangon daw, ha? Amoy karagatan! Bruh! Nagbabalak kaming mag bonfire pala, no, dun sa resort. Kaya lang meron siyang ano, may fee. Merong bayad yung bonfire doon, 500 pesos. Pero sila na yung bahala magpo-provide ng kahoy at saka sila na rin siguro yung magliliyab doon, no. Ang gagawin lang namin is uupo lang doon para magkwentuhan. Pero hindi na namin tinuloy. Siguro this time, oh, ngayong second day ng aming bakasyon, siguro doon namin gagawin para makapag, ano naman kami, chill out, you know? Chill out! Isa pa rin yung nasasabihin ko, pag pumunta kayo dito is, mas mataas yung presyo ng Bataan sa Pampanga, okay? Sabihin ko na sa inyo. For example, lang isang kilo ng mangga dito is, isang kilo ng mangga, ano ba, 150? 200. Hindi, kasi nagtanong si ate kahapon eh, 150 yata, 150, 160 ganyan, ang kilo ng mangga, okay? Pero pag binili natin yan sa Pampanga or sa, no, nasa around 80 pesos. So ganun na ang difference nila, ganun yung range ng pagkakaiba ng presyo dito tsaka dito. Dito at tsaka sa atin, okay? Sabi ng mga nila lang, kamukha ko daw si ano, si Sinyo. Kamukha mo naman talaga. Hindi ko siya kamukha. Bruh. Ang panga-panga mo. Sino kamukha mo? Puro kakapangahan, Paul. Sino kamukha mo? Kamukha ko daw si James Reed. Ikaw pa rin palang hal. Baka si James. Si James Red. Balikan ako. Hindi ko alam, hindi ko naman siya kamukha. Wala naman akong ano. Eh, bakit siya nasabi sa akin? Oh. Kaya nga tinatanong ko sa'yo kung kamukha ko siya. Kamukha mo nga saan? Saan? Lahat. Oh, kain na naman oh! Oh, di ba? Oh, di ba? Sa karagatan. Karagatan. So, sibling girls. Come here, sibling girls. Alam nyo, kapag pumunta kayo dito sa, ano, sa mga beach, okay, sa mga ganitong klaseng lugar, kapag nagreklamo kayo na mainit, eh umuwi na lang kayo. Kasi, kaya kayo pumunta dito is para magbabad, no? At para mangitim. Ganun talaga ang purpose ng beach, para mangitim na. Aray, sakit ng ano, sakit ng lupa. Hey, hurry up, sibling girls! Okay guys, mag-e-end na naman yung second day ng stay-in, okay, dito sa Morong Bataan. So, ayan, kita nyo naman, medyo wala na tayong
araw kasi it's a sunset. It's a sunset time. You know? Huh? You know what is it, man? Ano pa ba yung pwede kong ano? Alam niyo ba guys na mas maganda makipag-bonding. Maganda makipag-bonding sa mga friends, sa mga kaibigan, ka-workmate, lahat ng mate ganyan. Pero iba pa rin kapag family mo ang kasama mo, di ba, bro? Yeah. Hindi lang sinasuggest ko sa inyo, guys, na wag masyado sa mga kaibigan, wag masyado sa mga sa ibang tao. Yan. Pwede naman, bigyan nyo lang ng ano, ibang time, okay? Ibang time yung friends and mga workmate, ganyan, mga katrabaho. At bigyan nyo ng mas malaking time ang family. Kasi ang family dyan, kasi nagsimula lahat. Dyan ka natutong magbasa, dyan ka natutong kung ano namang ginagawa mo ngayon. Dyan ka unang natuto sa family mo. So, wag mo silang itapon at wag mo silang pabayaan, no? Mahalin mo, cherish mo na yung family na yan is... Yan yung family na binigay sa'yo ni Lord. So, yun lang. Matatapos na kasi yung bakasyon namin ngayon. And this is the late vacation namin ng ano New Year talaga. Dapat talaga, balak namin talagang umalis last year. Talang walang time. Kaya ngayon na namin binalak. At buti na lang natuloy, no? Hindi siya drawing. Nakulayan. Drawing, tas nakulayan. Di ba? Napakaganda. Hindi ko alam kung makakapag-video pa ako niyan, pero magpapaalam na ako sa inyo. Maraming salamat sa panonood niyong lahat. And see you on my next video. Hanggang sa susunod natin. Bye bye. Say nice. Pagkikita. Let's keep it fun and simple.